Dear Lady Love TV. Pretend Mama of Billionaire's Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 27th bahagi. Si Jacob ang sumundo kina Abby at Yuna ng hapong iyon. Hindi komportable si Abby na makasamang lalaki at alam niyang nararamdaman nito iyon. Binigyan siya ni Jacob ng isang tangkay ng pulang rosas na nag-alangan niyang tanggapin. Kahit na paano naman ay lumambot na si Yuna sa ama. Mukhang katulad niya ay hindi nito gaanong matiis si Jacob. Kailan na naman ikaw aalis? Tanong niya pagpasok ni Yuna sa convenience store. Naglambing ang bata ng ice cream at kaagad naman itong pinagbigyan ni Jacob. Kararating ko lang, Abby. May bahid ng iritasyon ang tinig nito, ngunit wala siyang pakialam. Tinatanong ko lang para maging handa si Yuna. Ako rin, para maging handa ako. Hindi mo alam ang naging epekto sa bata ng pag-alis mo. Mas magdadamdam siya kaysa kayuhan. Hindi na ako babalik ng Italy. Agad na sumibol ang kaligayahan sa puso ni Abby. But I'm continuing my studies in Singapore. Agad din naman namatay ang kaligayahang nadama niya. Hinawakan ni Jacob ang baba niya at banayad na pinisil. My father and sister want me to finish my culinary course in Italy, pero hindi ko na kaya. Mababaliw ako sa pangungulila. I miss the kids. I miss you so much. It was pure hell not being with you. I decided na sa Singapore na lang magtuloy ng pag-aaral para makauwi ako tuwing weekends. Mapapanatag na ba siya roon? Hindi niya alam. Hindi siya makapagdesisyon. Hinawakan ni Jacob ang kamay niya. I'm here, Abby. I'll always be here. Aalis ka. Pupunta ka pa rin ng Singapore. Marahas itong nagbuga ng hangin. Uuwi ako tuwing weekends o kung kailan ako libre. May mga pagkakataon siguro na magiging abala ako, pero pipilitin kong umuwi hanggang sa kaya ko. I won't abandon you and the kids. Hindi mo kami tinawagan habang nasa Italy ka. Ako sa niya. You don't want to talk to me. Depensa nito. Kahit na, dapat nag-effort ka pa rin. Ay, okay. Sinubukan ko ang sarili. Inalam ko kung hanggang kailan ako tatagal. Inisip kong maigi, pinag-aralan ng husto ang nilalaman ng puso ko. I realize that I love you so much. I have to be with you and the kids. Tila may malaking kamay na mariing pumisil sa puso ni Abby. Natanto niya na matagal nang inaasa marinig ang mga salitang iyon mula kay Jacob. Ngunit sa halip na matuwa ngayon ay nasaktan siya. Bakit hindi magawang maniwala ng kanyang puso? Dahil nasaktan iyon. Dahil umasa na ako dati at umalis siya. Bakit kailangan mo pa rin umalis? Tanong niya. I want to be the best man for you, Abby. Gusto kong may mapatunayan para sa inyo ng mga bata. Ang sabi ko bago ako umalis ay ayoko maging kitchen helper habang buhay. Gusto kong may pagmalaki niyo ako. Gusto kong may pagmalaki ang sarili ko. Lahat ng ginawa kong pagsusumikap ay para sa inyo. Lahat ng ginawa kong pagsusumikap ay para sa pamilya ko. Ikaw ang nagsabi sa akin na kaya kong maging Chef Abby. Naniwala ka na kaya ko kaya naniwala ako sa kakayahan ko. You bring out the best in me. Naniwala pa rin si Abby na kaya ni Jacob. Nais niya makapagpatayo ang binata ng sarili nitong restaurant. Nais niya magawa ni Jacob ang bagay na makapagpapaligaya rito. Ngunit sana ay hindi siya nito kailangang iwan. At sana ay kaya niyang paniwalaan at kapitan ang pag-ibig na sinasabi nito. Pinisil ni Jacob ang baba niya. I love you. Anito habang sinserong nakatingin sa kanyang mga mata. Choose me. Hindi lang pagmamahal ang kailangan kong ikonsidera kung kailangan ko talagang mamili sa inyo ni Pao Jacob. Nakakaintinding tumango si Jacob. I understand. Take your time. No pressure. Hinaplos ang pisngi niya at hinagkan ang noo. Noon lumabas muli sa convenience store si Yuna. Tahimik silang naglalakad pa uwi. Napapitlag si Abby nang marinig ang pamilyar na tinig ni Johan. Natagpuan niya ang anak na nakatayo sa gitna ng sala at ngiting-ngiti. Kasama nito si Pao na may magandang ngiting nakaguhit sa mga labi. Nanlalaki ang mga mata na pinagmasdan niya ang ayos ng bahay. Sa palagay niya ay nagkamali siya ng pinasok na bahay. Punong-puno ng bulaklak at balon ng paligid. Punong-puno talaga ng bulaklak ang buong lugar. Kahit na ang sahig ay may rose petals. Bawat surface yata ng maliit na apartment ay may bulaklak. Maging si Yuna ay namangha sa dinatnan nilang apartment. Napatingin ang bata sa isang tangkay ng rosas na ibinigay sa kanya ni Jacob kanina. Binalingan nito ang ama at sinimangutan. Hindi na gaano napagtuunan ng pansin ni Abby ang mag-ama
dahil na-overwhelm siya. Nagustuhan mo, Mama? Tinulungan ko si Papa Pau na ayusin ang mga flowers. Gusto mo ng flowers, di ba? Patalon-talo na lumapit sa kanya si Johan at inalayan siya ng tatlong tangkay ng puting rosas. Hindi na nagulat si Abby sa tawag ni Johan kay Pau. Maging si Yuna ay Papa na rin ang tawag kay Pau. Nagawa kasing kumbinsihin ni Pau ang dalawang bata na hindi patas kung tatawagin Papa ang mga ito, si Jacob, samantalang Tito naman ang tawag dito. Nakangiting hinaplos niya ang pisngi ni Johan. Siyempre, nagustuhan ko anak. Ang ganda. Maganda, ani Jacob habang patangu-tango. Pero nakakahilo ang amoy. Ngumisi si Pau. Grand gesture, dude. Grand gesture. Paulit-ulit ni Jacob. You just wait. Bulong nito. Inihatid si Abby ni Pau nang umagang iyon sa eskwelahan. You know that I am the smart choice, right? Anito habang naglalakad sila. Nasa harap nila ang magkapatid na magkahawak kamay. Hindi nag-iimikan ang mga ito. Hindi na naman magkasundo ang dalawa kaya pinilit niyang magkadikit ang magkapatid. Kung dati ay si Jacob ang manok ni Johan at si Yuna ay si Pau, ngayon ay baligtad na. Kampi na ang dalawang bata sa kanya-kanyang ama. Ikaw nga siguro, Pau, ang smart choice. Pero kailangan kong pag-isipan pa rin ng husto ang lahat. Maaari bang huwag na lang siyang pumili? Maaari bang maging ama na lang ang dalawa ng anak niya at huwag nang maugnay sa kanya? I'm the right one for you, Abby. The ideal man even. Hindi kita sasaktan. You are perfect for me. The perfect mother for Johan. I really, really hope that you choose me. Tama ang sinabi ni Pau, ngunit bakit may malaking parte sa puso ni Abby ang tumututol sa tuwing naiisip na ipaubaya at ipagkatiwala ang puso rito? Tila hindi siya komportableng isipin na sila na lang habang buhay. Hindi rin niya maiwasang isipin si Mika. Bigyan mo ko ng kaunting panahon para makapag-isip ng husto ang lahat at ang mga nangyayari. Ikaw din, makakailangan mo rin ng panahong mag-isip ng husto. Nakakaintinding tumango si Pau. Tahimik sila hanggang sa makarating sa eskwelahan. Inihatid siya nito hanggang sa loob ng classroom niya. Nagulat siya nang marinig ang masayang tilian ng mga estudyante. Namamanghang inilibot ni Abby ang tingin sa paligid kung saan, nung isang araw, ay sa apartment ang napuno ng bulaklak at balloons. Ngayon naman ay sa classroom niya. Hindi lang bulaklak at balloons ang nakakalat sa loob, pati na rin educational toys at visual aids. May pagkalaki-laki ring asul na teddy bear sa isang sulok. Kasalukuyan iyong pinagkakaguluhan ng mumunti niyang estudyante. You like it? Otomatikong napalingon si Abby sa pinanggalingan ng tinig. Nasa bungad ng pintuan si Jacob, abot yata hanggang tainga ang ngiti. Nilapitan siya nito at binigyan ng isang punpo ng bulaklak na halos wala sa loob niyang tinanggap. Nilapag nito sa mesa ang isang eco bag. Nagluto ako ng paborito mong spaghetti. Sana ay magustuhan mo. Salamat, tanging nasabi niya. Tinapik ni Jacob ang likod ni Pau. You like it, dude? Copycat. Nakangiting ganti ni Pau. Just wait. Hindi pinansin ni Abby ang dalawa. Abala siya sa pagkalma sa kanyang nagwawalang puso. Sina Pau at Johan ang kasama ni Abby na maghapunan. Sinundo ni Jacob si Yuna kanina pagkatapos ng klase. Nagpadala ng mga pagkain si Jacob at iyon ang pinagsasaluhan nila. Masarap ang mga pagkain ngunit sa palagay ni Abby, ay mas masarap ang mga iyon kung kasama sina Jacob at Yuna. Naiintindihan ni Abby na kailangan ng dalawa ng oras sa isa't isa, ngunit nais pa rin na makasama ang mga ito. Hindi sa hindi siya nag-e-enjoy kasama sina Pau at Johan. Sinupil niya ang buntong hiningang nais kumawala. Gusto niya si Jacob, ngunit gusto rin niya si Pau. Gulong-gulo na siya. Patapos na sila nang may marinig na kung anong ingay sa labas. Tila may komosyon, ngunit may naririnig din siyang parang tunog ng gitara. Hindi nagtagal ay narinig niya ang tinig ni Yuna, ang kumakantang tinig ni Yuna. Kaagad silang napatayo mula sa kinauupuan at nagmamadaling pinuntahan ng pinto. Napanganga si Abby nang makita si na Yuna at Jacob sa harapan ng apartment. May hawak na mikropono si Yuna. Nakasukbit naman kay Jacob ang gitara. Nakangiti sa kanya ang mag-ama na sinimula na ang panghaharana. You've got my head spinning. No kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit on me, but I'll be alright. Ang mga lyrics ng awitin. Natutop ni Abby ang bibig, namasa ang mga mata habang pinapanood ang pagkanta ng anak. Touch na touch siya, proud na proud din sa ganda ng tinig ng anak. Nang kumanta na rin si Jacob ay lalong lumobo ang kanyang puso.
'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Nang matapos ang munting palabas, ay sinugod niya ng yakap si Yuna. Ang galing-galing mo. Gumanti ng yakap si Yuna. I love you, Mama. Love ka rin namin ni Papa. Lumapit sa kanila si Pao. Well done, baby. Nakangiting po rin ito kay Yuna. Tumingin ito kay Jacob. Natili ang ngiti sa mga labi at bahagyang ikiniling ang ulo. Well done. Grand gesture, dude. Grand gesture. Nakangiting tugon ni Jacob. Minabuti ni Abby na huwag na lang gaanong pansinin ang dalawang lalaki. Hinayaan na lang niyang matuwa sa ginawa ng kanyang anak. Nagsipalakpakan ang mga kapitbahay at humiling ng isa pang kanta. Game naman na pinagbigyan ni na Jacob at Yuna ang audience. May programa sa eskwelahan ang araw na iyon. Mangiyak-ngiyak si Abby habang pinapanood ang mga estudyante niya na sumasayaw sa maliit na stage. Nasa gilid siya ng stage at sumasayaw-sayaw din para sa mga estudyante na nakakalimutan ang steps. Ang cute-cute ng kanyang mga estudyante. Proud na proud siya sa bawat isa sa mga ito. Nang matapos ang number ay isa-isa niyang hinagkan ang mga bata habang inaalala yung bumaba ng stage. Panay ang puri niya sa mga naging performance ng lahat habang ignigiya pabalik sa mga upuan. Tumapat sa mikropono si Carlo na MC sa pagtitipon. Maraming salamat sa magandang dance number na yon. Palakpakan naman muli natin ang teacher ng mga estudyante na si Miss Abby. Masigabong palakpakan ang pumailan lang sa paligid. Ngayon, ang susunod ay isang special production number, Bigatin. Hindi po ako nagbibiro. Mayroon po tayong special at sikat na bisita para sa isang special na guro. Favorite na favorite kasi niya ito eh. Naalala ko lang nung college kami, baliw na baliw siya sa lalaking ito. Kids, ladies and gentlemen, let's give it up for Bamboo. Natahimik ang buong lugar. Ang akala ng lahat ay nagbibiro lang si Carlo at pinatatawa lang sila. O kaya naman ay impersonator lang ang lalabas. Kaya naman, muntik nang malaglag si Abby sa kinauupuan nang lumabas ang totoong Bamboo sa maliit na stage ng elementary school. Naghiyawan ng mga ito, pati ang mga bata ay nagkagulo. Picture perfect, starting to hold on. Samantala, hindi makagalaw si Abby. Hindi niya mapaniwalaan ang nakikita. Nilapitan siya ni Bamboo habang kumakanta at inalalayang tumayo. Kinantahan siya nito habang titig na titig siya sa gwapong mukha ng singer. Our worlds collide, become one in the starlight, forget perfect endings, let's dare and live for the day. Today, today is like no other. Biglang lumitaw mula sa kung saan si Johan. May dala itong malaking teddy bear na ang pulang t-shirt na suot ay may nakasulat na, Love Me. May itinuro ang anak. Nang sundan niya iyon ay nakita niya si Pao nang ngiting-ngiti. Katabi nito si Jacob na lukot ang mukha. Napangiti siya ng matamis. Si Pao ang may kagagawa niyon. Napansin ni Abby na tinapik-tapik ni Pao ang balikat ni Jacob at tila naging mas mayabang ang ngiti sa mga labi. Hindi na niya napigilan ang sarili. Natawa siya. Niyakap niya ng mahigpit si Bamboo. Paano nga kaya mamimili si Abby sa pagitan ng dalawang pusong nagtatagisan para makuha ang kanyang oo at gayon din ang kanyang pagmamahal? Ano nga kaya ang naghihintay sa kanyang buhay pag-ibig? Yan ang ating aabangan sa sunod na bahagi ng ating kwento. Patuloy po nating pakatutukan ang mas umiinit na tagpo sa kwentong ito. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsama sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.